Yun guys, today maiden flight ang aking ano, ZOHD, ZOHD drift. Yan, so wala siyang stabilization guys, 3 channel, walang stabilization. 7.4 battery ang ginamit ko, 950 milliamperes. Okay, today is her maiden flight. Na-test ko na to before, but walang video. And then yung center of gravity niya ay na-test ko na rin. And then ito na yung placement ng kanyang battery. Nilagyan ko na ng mark kung saan yung mas magandang balance ng gravity niya. So, alright. Let's go. Try. Maiden flight. Right. Nice. Ayun guys, yung center of gravity niya. Ganda. Ganda pali pa rin dito sa open. Open field, ganda oh. Ganda. Saka stable siya because of the wingspan na 877 mm, and napakalapad. Oops. Napakalapad ng wingspan niya. Uy, kailangan yung attention mo lagi nasa aircraft. Hindi ka dapat lumingon sa iba kasi wala nga siyang stabilization eh. Kailangan attentive ka kasi possible na ayan oh, yung mga ganyan oh. Wow. Yung mabilis yung ano niya, yung reaction niya. Malingat ka lang na konti, pwede nang dumire-diretso pa baba. So, delikado mag-crash. Kaya you have to be very attentive and alert sa aircraft and sa control. Actually, noong unang pinalipad ko to, is I was very nervous. Nervous ako kasi una-una hindi ako sanay ng walang stabilization. So walang stabilization to, but good thing napaka stable niya because of the wingspan and high wing design siya, glider high wing design. Kaya after a while medyo nagkaroon ako ng confident na pali pa rin to. You know, nice. Tapos napakaganda ng panahon, walang kahangin-hangin. So 950 milliamperes battery, 2S. Siguro mga 10 minutes lang siguro lipad. Maiden. Nice, napaka-stable niya because of the wing. Napaka-lapad ng wing niya. And mahaba rin yung wingspan niya. And napaka-lightweight. EPP foam, super lightweight. Nice. Pero ganyan no, dahil kailangan talaga yung attention mo nasa ano lang, nasa aircraft lang. Mukhang nakuha ko na yung napakagandang ano niya, yung sweet spot ng ano, sweet spot ng center of gravity. Ganda oh. Nag-a-glide na lang siya oh. Ganyan no. Oh. Op medyo ano pa. Sorry, medyo nose heavy pa pero okay na. Hindi na biglaan yung pag-decline niya pag nose dive. Nice dive. Tingnan natin loop, loop. Oh, nice loop. May barrel roll to eh. May nakakita akong barrel roll eh. Pero wag muna. Sa ngayon, yun lang muna. Tingnan natin, i-glide ko siya. Walang power. Okay, patay yung power niya totally. Uy. Power. Add. Oops. Mukhang uulan.
Buti walang kahangin-hangin. Okay, add power. Nice, very nice. Stable naman pala siya. You know? Stable naman pala siyang lumipad eh. Taas lang, kailangan mataas lang yung lipad para safe. Safe level ka. Safe altitude in case na magkaroon ng problema sa lipad niya is marirecover mo pa because mataas yung ano mo altitude tulad ganyan eh. Yung mga sharp na turn. Kaya mataas. Lando yung problema. Kaya minsan sa mga glider ay prefer na medyo mabigat yung battery niya para pag nagland is kasi pag glider napakalayo ng approach niya eh. Kailangan bumuelo ka talaga. Tulad ganyan kasi napakaano nga napakagaan nila tapos grabe yung ano nila. Grabe yung ano nila sa hangin. Okay, kailangan mahaba, medyo malayo yung ano mo, yung buwelo mo, yung approach mo. Okay, siguro yung throttle ko is mga 80%. Nice. Kamaganda dito kung mag-ano kayo, especially sa mga beginner. Kung magte-test kayo, magpa-fly test kayo dito ka sa ano, tulad ganito ano, medyo may damo. Damuhan. And para in case naman na 'di ba kasi nga beginner ka tapos unang test mo ng RC plane. Kung sakali man na mag-nose dive ay medyo safe yung aircraft nyo. Because malambot yung pag-aano niya. Malambot yung pagbabagsakan niya. Grass. Tulad ganito maganda dito. Loop. Yun. Loop. Maganda yung pagbabagsakan, hindi masisira yung aircraft nyo. Hindi agad-agad masisira. Oo, oh, mga ganyan yun. Kailangan. Ganda. Saka mas pag ito maganda, piliin niyo yung ano yung pusher propeller, yung nasa likod para in case na mag nose dive nga bumagsak ay hindi ma-damage yung motor niyo and propeller. And hindi masyadong dangerous sa pagbabagsak niya. Halimbawa bumagsak sa mga animals or mga tao. So hindi ma hindi basta-basta magkakaroon ng damage, hindi kayo makakapirwisyo. Makalobat na. Makalobat na. 950 mAh to eh. Mukha mabagal na eh. Malobat na. Medyo confident na ako na ano, comfortable na akong i-maneuver unlike before. Nanginginig pa yung mga daliri ko because wala nang stabilization. So yung chances of crashing ay napakalaki. Uy. Alright, I guess pwede nang ilan to.
Problema yung landing. Yung pag-land nga, yung problema. Maghahanap ako ng magandang ano, magandang pwesto. Doon ako maglaland. Malayo. Doon. Yan. Ayun, lakas pa rin. Lakas ang motor. Ha, saan ba maganda mag-land? Hirap ah. Hirap maghanap ng paglalandingan ah. Okay, eto. Ayaw ko mag... Hirap ah. Hirap maghanap ng land spot ah. Landing spot. Dito. Yan to. Uy, tumataas pa kasi siya eh. Huwag ka na kasing tataas. Yun lang mahirap i-land. Uy, come on. Dito. Alright, nice. Hindi nga lang malapit pero okay na. Whew. Nice. Yun, maganda oh. Kasi hindi madadamage yung aircraft nyo. Because grass, malambot. May cushion siya. Okay, nice. Very nice. Lightweight, very lightweight guys. And very stable kahit walang stabilization. Napakalapad ng wing niya. And mahaba yung ano niya. Mahaba yung wingspan niya. Goods na goods.